ang tanong ko lang po, kahapon nag-anunsyo si Vice President Robredo na meron daw siyang joint project with your department, the Department of Education, kung saan magkakaroon ng face-to-face classes ang hanggang anim na mga estudyante. Ano ba ho itong programang ito? Meron ba ho itong katotohanan? Dahil lang alam ko po, bawal pa rin ang face-to-face classes hanggang bigyan ng okay ng ating presidente. The floor is yours, Secretary Briones. Tama ka, Secretary Fox. Hanggang ngayon, yung policy ng President, hindi pa niya binago. Very quickly, ano ko yung timeline sa mga pangyayari. Last August, nag-request ang office ng Vice President na nagsasabi na sinasuggest nila yung project na yan. Tapos sinagot namin, humingi kami ng details. Tapos on record yan lahat at saka binigyan namin ng kopya ang President at saka ang Executive Secretary ng aming mga sagot. So on record yan lahat. At ang polisiya namin dahil sinusunod namin ang utos ng Presidente, hindi natin yan ina-allow. Kasi hindi naman namin, wala naman sa authority ng DepEd na mag-anunsyo ng ganong klase na i-reverse natin ang sinasabi ng Presidente. Ang nangyari ay ang OVP nag-coordinate directly with the LGUs. Ang sitwasyon ngayon, Secretary Fox, halimbawa sa Pasig, nag-coordinate sila directly with the LGU and Pasig, pero one-on-one dahil hindi naman in-approve ng ating division superintendent yon. Sa Caloocan naman, hindi natuloy dahil hindi din in-approve ng ating division superintendent dahil nga may policy nga tayo. Hindi rin in-approve ng LGU. Dumaan sila sa isang congressman. So walang program ang Caloocan. Sa Taytay Rizal naman, nakipag-ugnayan sila sa barangay pero hindi involved ang Department of Education. Kasi on record, walang ganong klaseng kasunduan, walang ganong klaseng approval at nananatili pa rin ang policy ng ating presidente na walang face-to-face sessions ang mga bata sa pagkangayon samantalang wala pa tayong vaccine. Ayan ay still in force at sinusunod ng DepEd yan. Maraming salamat, Fox. Papayagan lamang ng kagawaran ng edukasyon ang pagsasagawa ng face-to-face classes kapag ito ay pinayagan at ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ipinahayag ito ni Kalihim Leonor Magtoles Briones sa ginawang virtual press briefing sa Malacañang noong Martes, at kanya ring nilinaw na mananatili ang pulisya ng gobyerno na walang magaganap na face-to-face classes. Hanggang ngayon, iyon ang policy, no face-to-face classes ng President, at hindi pa niya binabago, ayon kay Kalihim Briones. Bagamat pinag-aaralan ng DepEd ang posibleng pagpapatupad ng limitadong face-to-face classes sa susunod na taon, ito rin ay kung papayagan ng opisina ng Pangulo. We are preparing a report for the President on our current experience with the opening of classes, at klaro naman na kung magkaroon ng face-to-face, it will be very limited to areas which are absolutely safe, there will be conditions from the Department of Health, there will also be conditions coming from us. Hindi po lahat-lahat. Hindi, sabay-sabay iyan na mag-face-to-face, kung payag si President, paglilinaw ni Kalihim Briones. Binigyang diin din ni Kalihim Briones na ang pagpapatupad nito ay magagawa lamang ayon na rin sa magiging rekomendasyon ng Department of Health at ng National COVID-19 Task Force sapagkat ang mga ahensya ring ito ang siyang responsable sa pagsusuri ng sitwasyong pangkaligtasan sa mga lugar sa Pilipinas. At saka, depende sa approach yan kasi yung number of students, etc. So we are, also, now looking into that. But uulitin ko, definitely not this year at definitely walang mga arrangements right now with kung sino mang mga grupo na magpi-face-to-face at this time because the President has not made any pronouncement at all. Pero, patuloy kaming, magre-report kami sa kanya, saad ni Kalihim Briones. Samantala, matapos ang isinagawang konsultasyon sa mga education stakeholders, nakatakda na magbigay ng ulat ang kagawaran tungkol sa pagbubukas ng klase noong 5 ng Oktubre taong 2020. Ipinag-utos din ng Kalihim ng Edukasyon ang pag-aaral sa reconceptualizing ng learning spaces post-COVID, hindi lamang ng mga silid-aralan, kundi pati ng mga tahanan, community spaces, at virtual space.
Ibinahagi rin ni Secretary Briones sa press briefing ang mga tulong at suporta para sa mga pribadong paaralan at mga guru nito, ang probisyon sa kakailanganing kagamitan ng mga probinsyang tinamaan ng bagyo, at ang adjustment sa taong panuruan.